So, mark my word mga utol, babalik at babalik yung partner mo. Hahabul-habulin ka nito. Now, which is kahit hindi ka na magtatanong ay siya pa itong mag-e-explain talaga sa'yo. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol din? Welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, tagtagyan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, gawin mo ito kapag may other woman ang partner mo. Yon. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mga tamang gawin once kapag may nalaman kayo sa partner ninyo na may other woman siya. Okay, kapag may iba siyang babae. Or kapag natitiktikan ninyo na parang may something talaga sa kanya. Yes, na parang panay siya paiwas. Ha, panay siyang may kachat. Or parang panay hawak niya niya kanyang cellphone na parang may chinachat talaga. Na kung makikita mo is parang unusual. Ha, yung mga kinikilos niya na hindi kagaya ng dati. So ngayon, ito mga utol. Kasi ituturo ko talaga sa inyo yung tamang gawain kasi dito rin talaga nagkakamali karamihan ng mga kababaihan. Na instead na maginhawaan ka sa iyong nararamdaman, ay mas lalo mo lang talagang pinapahirapan din ang iyong sarili. Once na hindi mo alam ang tamang gawin. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang huwag siyang awayin. Yes. Once na may nalaman ka sa partner mo, na parang may kakaiba sa kinikilos niya, huwag mo muna siyang awayin. Lalong-lalo na kapag wala ka pang matibay na ebidensya. Kasi ganun pa man is bangayan lang din, away. At saka, higit sa lahat, kahit aawayin mo, pero kung nage-stay ka pa din sa kanya, is mas lalo ka lang maaabuso ng lalaki. So if I were you, kung hindi mo kayang umalis, ay huwag mo muna siyang awayin. Hayaan mo muna. Okay? And then ito, yung kasunod mong gawin is huwag magselos. Yes. Isa talaga ito utol sa ginagawa din ng mga kababaihan. Yung nagseselos ka agad-agad. Yes. Masasabi naman talaga natin na halos sa mga kababaihan ay malaki yung insecurities. Yes. So ngayon, once na malaman mo na may kakaiba sa kinikilos ng partner mo, na parang may kutob ka, na may there is someone sa kanya. Okay? So ngayon is wag na huwag ka talagang magpakita ng selos. Kahit sabihin pa natin na wala siyang ibang babae, wag na huwag ka talagang magselos utol. Ha, dahil nagpapakita lang ito na mataas yung level ng iyong confidence. Na confident ka sa iyong sarili. Na alam mo yung halaga mo. Na alam mo kung ano ka klaseng tao. Okay? Dahil sa pamamagitan dito, o sa pamamagitan ng gawain na ito, ay mas lalong tataas yung pagtingin ng partner mo sa'yo. Ha, na hindi ka pipitsuging babae. So, pero kung panay ka sa elos kasi is, yes, ganun lang din yung pagtingin niya sa'yo na napakababa mo klaseng babae. Kasi panay ka sa elos eh. Alam mo na talagang mas may aangat pa sa'yo. Kaya panay mo siya inaaway, panay ka sa elos. Pero kung hinahayaan mo lang, yes, dito pa masasabi ng partner mo na, uy, bakit kaya ganito yung babae na ito? Parang mataas yung tingin niya sa kanyang sarili. Yes, and then, of course, ha, psychologically, is mas lalo ka pa talagang re-respetuhin din ng partner mo. Kung pinapabayaan mo lang, kung hinahayaan mo lang, kung nagpapakita ka ng confidence. Okay? So yun ha, and then ito. Yung pangatlo natin is, huwag mag-stalk. Yes. Ito mga utula yung gawain na ito, lalong-lalo na kapag gusto mo talaga mahuli kung sino yung babae niya, is sakit sa ulo po ito. Ha, sakit sa ulo na talaga maidudulot sa'yo neto. Stress. Or dito ka pa madedepress. No, which is matatawag natin na distractions. So ngayon kung panay ka stalk, ha, is mas lalo mo lang nilalaan yung oras mo utol, ha, sa bagay na hindi naman kaaya-aya. Or hindi naman talaga ganun ka-importante. Which is waste of time. Kasi instead na nilalaan mo dapat yung buong panahon, yung oras mo para sa sarili mo is, yes, mas nilalaan mo pa sa kung sino yung babae niya. Diba? So ganun pa man mga utol ha, huwag na huwag kang mangistok. Hayaan mo pa din. Ha? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is, pabayaan lang at mag-focus sa sarili.
Yes. Ha? Which is, in total, kailangan mo lang siyang pabayaan. Kuya Kiko, di ba may ibang babae na siya? Bakit ko pa pababayaan? Bakit ko pa hahayaan? Well, ito mga utol, mag-focus ka lang sa iyong sarili. Like I said kanina na, instead na ilalaan mo yung oras mo para sa iyong sarili, para sa iyong mga gawain, para sa trabaho mo, ha? Sa pagtulog mo ng maayos, sa pagkain mo ng maayos, is mas lalo mo pang tinutulungan yung sarili mo. Kesa naman ilalaan mo yung oras mo doon sa kung sino yung babae niya, ha, sa aawayin mo siya, sa pagpanay selos, is talagang masisira lang din yung focus mo sa iyong trabaho. Hindi ka pa makatulog, hindi ka pa makakain ng maayos. Diba? So again mga utol, like I said na rin kanina, lahat ng gawain na ito is makapagbibigay talaga ng distraction sa iyo. Ha, na hindi ka makapag-focus. So again, reverse psychology. Kailangan mong mag-focus sa iyong sarili. Wala kang ibang tinutulungan dito, utol. Hindi yung sa partner mo na lalaki, kundi yung sarili mong buhay. Okay? Kasi ito mga utol, bakit ko ba nasabi na kailangan nating pabayaan? Dahil once na pinapabayaan natin is the more itong uusok. Ha, walang apoy, utol, na hindi umuusok. Kasi the more mo siya na binabantayan, the more mo na pinapakitaan ng pagsiselos, ha, ng pag-ahalungkat sa kung sino yung babae niya, is the more itong mag-iingat, the more itong magtatago sa'yo. Pero kung pinapabayaan mo lang, is mas lalo itong makakampante na hindi niya mamamalayan na yung pala is masyado ng showy or masyado na siyang nagpapakita na talagang may other woman siya, na dito mo siya mabibisto talaga. Okay? So ganun pa man, sa oras na uusok na or umusok na, sa oras na nabisto mo na siya, is ito yung kasunod mong gawin. Ha? Which is, atras ng walang pasabi. Yes. Ito mga utol, sa pag-atras mo ng walang pasabi, is dito mo na ha, makukuha yung lahat ng kasagutan, ha, sa iyong mga katanungan dyan sa iyong isipan. Na kung umatras ka kasi ng walang pasabi, ito, mark my word mga utol, babalik at babalik yung partner mo. Hahabul-habulin ka nito. Na which is kahit hindi ka na magtatanong ay siya pa itong mag-e-explain talaga sa'yo. Na kasi ganito babe, ha, pagbigyan mo ko. Na kasi ganito, which is na-tempt lang ako. Nagkaroon na ako ng temptation. Yes utol, na lahat talaga, ha, ng mga katanungan sa iyong isipan ay masasagot ng partner mo once na umatras ka ng walang pasabi. Once na may matibay ka ng ebidensya, ha? Ha, saka ka umatras. So ganun pa man, na which is dito ka rin magiging hawaan. Ha, na ikaw yung panalo, utol. Na pwede mo nang gawin yung lahat-lahat dahil kontrolado mo na siya. Pwede kang magpahabol. Yes? Pwede kang magpasuyo. Pwede mo siyang uutos-utusan. Dahil dito sa pamamaraan na ito ay naging submissive siya. Yes! Magagarantiya ko yan sa iyo, utol, kung magawa mo lang din sa tama. So again ha, pabayaan mo lang talaga once na may kutob ka na may ibang babae siya. Dahil, again, walang apoy na hindi umuusok. Okay? So yun po mga utol ha, yung tanging paraan na dapat inyong gawin once na kapag may other woman yung mga partner ninyo. Ha? So yun lang po. And then ito, syempre, may shoutout lang tayo. Okay? Sana ba yun? Okay, ito. Shoutout kay Ann Lopez. Ayan ha, shoutout idol, watching from Hong Kong. Yes, yung mga taga Hong Kong dyan, maraming salamat sa inyo ha. Shoutout, and then ingat-ingat lang kayo dyan. Yun ha, Ann Lopez, shoutout sa iyo, madam. And then si Pambansang Kalbu. Yes, mega shoutout idol, musta na? I think kasabayan ko to sa pag-vlog dati. Yes, na sa nung panahon na nagsisimula pa lang kami. Yes, Pambansang Kalbu, yun, shoutout sa iyo ha. Kamusta ka? Akala ko sikap eh. Sikap ninyo. Yes, shoutout sa iyo ha, Pambansang Kalbo. Ingat-ingat, Lodi. So yun lang po, usap-usap tayo ha, kung magkaroon ng time. So yun lang po mga utol, maraming salamat din sa inyong lahat. At saka shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga OFWs natin, and then yung mga nandito na rin sa Pinas. So yun lang po, ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi. Kaya nga